Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MIZ Stories. Simula noong linggo, nasanay na si Hans na isinasama ako sa kanyang mga lakad. Tuwing naglilibot sa asyenda, nasa tabi niya ako palagi. Wala naman akong ibang ginagawa bukod sa pananatili sa kanyang likod kung kinakausap ang mga trabahador. May mga pagkakataon ding nasa loob lang ako ng sasakyan habang nakatingin sa kanya sa labas. Hindi pwedeng buksan ang salaming bintana na parang itinatago niya ako dito sa loob. Kapag bumibisita dito sa rancho, mas nagiging estrikto pa siya. Lalo at lahat ng trabahador ay mga lalaki. Nakita ko rin ng malapitan ang kanyang kabayo. Ito ang kabayong sinakyan niya nung una kaming nagkita sa palaisdaan. Maitim at makintab ang balahibo nito. At nanggaling pa sa ibang bansa tulad ng iba pang inaalagaan nila. Pinilit niya akong hawakan ng kabayo. Nung una, tumanggi ako dahil sa itsura pa lang nito, alam kong nagmana ito sa kanyang amo na istrikto. Kung hindi pa niya hinawakan ng aking kamay, hindi ako magkakalakas loob na hapulusin ang mukha nito. See? Mabait yan! Masayang tura niya. Napasipo lang isa sa mga trabahador na nakatunghay sa amin. Nakaramdam naman ako ng hiya at pagkailang. Pilit kong binabawi ang kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Pero hindi niya ako hinayaan. Kung gagawin sa rancho si Nakati at iba pang mga kasambahay, tiyak matutuwa sila. Lahat ng mga manggagawa ay may hitsura sa unang tingin. Hindi mo aakalaing mga trabahador. Tumikim naman si Hans upang gisingin ako mula sa pagkatulala. Bumalik ka na sa sasakyan mo at doon mo na lang ako hintayin. Tumango ako bilang tugon. Pero narinig ko pa ang kanyang sinabi sa mga lalaki. I said she's already taken. Eyes here everyone, kung ayaw niyong dukutin ko isa-isa ang mga mata niyo. Napailing na lang ako sa kanyang inasta. Pagpasok ko ng sasakyan, may tumawag naman sa kanyang cellphone. Sasagutin ko na sana, pero tumigil naman ito sa pagring at tumunog ulit dahil sa text. Where are you? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Text iyon mula sa isang unknown number. Nag-scroll ako para magkaroon ng idea kung sino ang sender. Nabasa ko ang palitan ng ilang mensahe nila ni Hans at nalamang si Brenda pala ang may-ari ng numerong ito. Nagtitipa ako ng isasagot sa babae. Pero may tumawag na naman, kaya sinagot ko na. Hello? What's up? Ano? Nakapagtapat ka na? Hindi ka na torpe? Bungad ka agad ng lalaking tumatawag. Kanino naman magtatapat? Sinong magtatapat? Ganito ba talaga sila bumati? Minumura ang isa't isa? Hello? Lakas loob akong nagsalita para malaman niyang hindi ako si Hans. Natahimik ang nasa kabilang linya pagkarinig ng aking boses. What a lovely voice. Are you an angel? Because you sound like one of them. By the way, I'm Raymond. Ang pinsan ni Hans na walang kasing gwapo. Pakilala ng lalaki. Hello, Raymond. Wala si Hans. Si Samantha to. Naputol lang iba ko pang sasabihin. Dahil biglang bumukas ang driver's seat at inagaw ni Hans ang cellphone mula sa akin. Raymond, anong sinabi mo? Pagalit na sigaw ni Hans. How can I relax knowing na ikaw ang kausap niya? At iyon ang huling narinig ko
bago niya isinarado ang pinto sa labas at kinausap ang pinsan niya. Bakit niya biglang inagaw ang cellphone mula sa akin? Dahil ba pinsan niya ang kausap ko? Ayaw ba niyang makilala ako ng pinsan niya? O kahit sino mang kamag-anak? Ganyan ba kung ihikahiyaan niya ako? Kahit pamilya niya, ayaw niyang may makakilala sa akin. Kung sa bagay, peke naman ang lahat ng to, kaya bakit pa siya mag-aaksaya ng oras at panahon para makilala ako ng pamilya niya? Mapapahiya lang din naman siya kung ako ang hiyaharap sa mga kamag-anak niya. Malayong malayo sa babaeng gugustuhin nila para sa kanya. Maya-maya'y bumukas na ang pinto ng sasakyan at pumasok na si Hans. Umayos ako ng upo at naghintay kung may sasabihin siya. Anong sinabi ni Raymond sa'yo? Malamig ang boses niyang nagtanong at hindi ako tinatapunan ng tingin. Wala naman siyang sinabi. Akala niya ikaw ang nakasagot ng tawag. Paliwanag ko. Tapos na sila mag-usap kanina. Bakit hindi niya tinanong sa kanyang pinsan? Sigurado kong wala? Tanong niya ulit at parang hindi naniniwala sa sinabi ko. Bakit? Meron ba siyang dapat sabihin sa akin? Naiinis na ako sa kanya. Umiiling siya bago nagsalita. Let's just forget it. Puputulin ko talaga ang dila niya kapag nagkita kami ulit. Bulong iyon, pero tama lang na marinig ko. Wala akong ideya kung anong klaseng relasyon meron sila ng kanyang pinsan. Hindi rin naman siya magkukwento sa akin. Pangalan lang ang alam ko tungkol sa kanya at ang pagiging masungit. Bukod doon, wala nang iba. Nakaramdam ako ng ginhawa nang matanaw na ang mansyon. Nagpapasalamat dahil hindi ko na siya makakasama at makakatabi sa loob ng sasakyan. Makakapagpahinga na ang puso kung kanina pa ay hindi normal ang pagtibok. Pero bumangon na naman ang inis sa aking dibdib nang mamataan ang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay. Siguradong kay Brenda iyon. Ngayon ko pa naaalala ang tawag niya kay Hans. Tumawag nga pala kanina si Brenda. Nag-text din siya kung nasaan ka at bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag niya. Ngayon ko lang nasabi kasi nag-usap kayo ni Raymond kanina. Kinakabahan kong sabi. Naghahanda na ako sa magiging bulyaw niya. Pero hindi naman ganun ang nangyari. Ayos lang. Nandito na naman siya. Malumanay niyang sagot, pero nakakunot ang noo. Dapat ba ako magpasalamat kay Brenda? Dahil hindi tuluyang uminit ang ulo niya? Unti-unti kong naramdaman ang sakit. Kung anuman ang namamagitan sa kanila, ako pa siguro ang lumalabas na kontrabida. Dapat bang mag-guilty ako? Pero hindi naman ganun ang nararamdaman ko. Kung hindi ang sakit. Ako nga ang naturing ang girlfriend, pero iba ang makakapagpasaya sa kanya. Hanggang sa umibis kami ng sasakyan, para ako nakalutang at wala sa sarili. Sinalubong siya nito ng halik sa magkabilang pisngi. Naglambitin kaagad ang kamay nito sa braso ng lalaki at parang walang ibang tao doon maliban sa kanilang dalawa at tila may sariling mundo. Gusto kong baklasin ang kamay ng babae at ipitin ang daliri nito sa pinto. Pero pinigilan ko ang sarili dahil sa simula pa lang hindi na ako binigyan ng karapatan ni Hans na pwede kong gawin yon. Naiwanan nila ako at tahimik lang habang sinusundan sila. Hindi lang dibdib ang mabigat pati ang mga hakbang ko'y naapektuhan din. Nadatnan ko si Brenda sa paanan ng hagdanan. Hinihintay niya siguro si Hans na nagbibihis sa kwarto nito. Dumiretso naman ako sa kusina para makainom ng malamig na tubig. Nagbabaka sakaling mahimasmasan sa kabigo ang nararamdaman ngayon. May papalapit na yabag
at akala ko'y si Cathy yun. Pero nagkamali ako. What makes you think na mailalayo mo si Hans sa akin? Kumpronta ni Brenda. Nanahimik ako dahil ayaw ko siyang patulan. Nagmamaang-maangan ka pa? Sinadya mo talagang hindi sagutin ang tawag ko kanina? Kasi natatakot kang maagaw ko siya sa'yo. Pinag-cross nito ang braso sa dibdib at nakataas ang kilay. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Brenda. Naiwan ang cellphone ni Hans sa sasakyan. Pagkatapos mong tumawag, nag-usap naman sila ng pinsan niya. Nagpaliwanag pa rin ako kahit malabo niyang pakinggan. Brenda? Dapat Ma'am Brenda ang itawag mo sa akin. Hindi tayo close at mas lalong hindi tayo magka-level. Hindi ko rin alam kung anong nakita ni Hans sa'yo at pinatulan ka niya. Look at you. Wala naman pwedeng ipagmalaki sa'yo. Maganda ka. Pero bukod doon, wala ka ng ibang maipagmamalaki. Ipapahiya mo lang sila. At every time na magkasama kayo, walang ibang sinasabi ang mga tao kung hindi puro panlalait. Hihilahin mo lang siya pababa kung nasaan ang lugar mo. Kaya mabuti pa, magbalot ka na dahil darating din ang araw na magsasawa siya sa'yo. Tulad ng mga babaeng nakakasalubuhan niya sa Amerika. Parang sinampal ako ng ilang beses at napakasakit marinig ang katotohanan. Wala akong maisip na isagot. Nanlalabo ang aking paningin dahil sa luhang gustong tumulo mula doon. Pero pinigilan kong huwag itong pumatap. Ang sakit-sakit sa dibdib. Lahat pinipigilan ko. Ang mga luha, ang paghinga at ang pagsagot sa kanya. O ano? Hindi ka makasagot? Dahil iyon ang totoo. Kahit ipilit mo pa ang sarili, hindi ka magtatagal sa buhay niya. Alam mo kung anong tingin niya sa'yo? Basura. Pagkatapos mong pagsawaan, itatapon ka na lang na parang walang nangyari. Hindi pa siya tapos sa pag-apak ng aking buong pagkatao. Nanginginig ang aking mga kamay. Matagal akong tinignan ni Brenda at diring-diri siya sa akin. Nandito lang pala kayo? Boses naman iyon ni Hans. Makahuligan naman ang tinging ipinukol ni Brenda sa akin at inirapan ako bago ibinaling ang mata kay Hans. Napansin siguro ni Hans na may hindi tama kaya nilapitan ako. You okay? You look exhausted. Sabi niya habang dinadampian ang aking noo at liig ng likod ng kanyang palad. Kitang-kita ko ang pag-ikot ng mata ni Brenda. Ayos lang ako. Matamlay kong sabi habang iniiwasan ng kamay niya. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Mamaya ako na magdadala sa iyo ng hapunan. Napagod ka siguro sa paglilibot natin sa asyenda. Puno ng pag-aalala ang sabi ni Hans. Tumango lang ako at wala nang ibang sinabi. Saka nagpaalam na aakyat na sa kwarto. Kahit nakatalikod, alam kong matalim ang tingin ni Brenda sa akin. Hindi ko man nakikita pero nararamdaman ko yun. Nang mapag-isa sa aking silid, bumalik lahat ang sinabi ni Brenda. Nangihinang umupo ako sa kama at nag-uunahang nalaglag ang aking mga luha. Sunod-sunod ang pagpatak nito na parang ayaw nang tumigil. Hindi ako tanga. Para hindi maintindihan ang gustong iparating ni Brenda. Halatang halata naman nang may gusto siya kay Hans at posibleng magustuhan din siya ng lalaki. Ang sakit lang isipin, pero wala akong magagawa kung iyon talaga ang susumigaw ng katotohanan. Itutulog ko na naman lahat ng sama ng loob ngayon dahil wala rin akong mapagsasabihan.
hindi ko ito pwedeng banggitin kay Cathy. Tiyak, uulanin ako ng maraming tanong mula sa kanya. Ininsulto, minaliit at inapakan ng aking buong pagkatao. Kaya nararapat lang na ipagtanggol ko ang sarili. Pero paano ko ipapaliwanag na hindi ko maaaring gawin yun dahil nagpapanggap lang kaming dalawa ni Hans. Nakatulog ako dahil sa dami ng mga iniisip at madilim na sa labas ng magising. Pasado na pala ng 6:00 ng gabi. Nakaramdam ako ng pagsakit ng ulo kaya ipinikit ko ulit ang mga mata. Nagbabaka sakaling maibasan man lang kahit konti ang kirot nito. Narinig kong bumukas ang pinto at naghintay na magsalita ang sino mang pumasok. Sam, gising ka na ba? Hindi ka pa naghahapunan kaya nagdala na ako ng pagkain dito. Mainit pa ang sabaw na niluto ko. Kahit nakapikit, alam kong si Hans ito. Bumangon ako't nakita ang pag-alala sa kanyang mukha. Kumain ka muna bago uminom ng gamot. At sinubuan ako. Sinubukan kong kunin ang kutsara mula sa kanya, pero hindi siya pumayag. Ako na, hayaan mong alagaan kita kahit ngayon lang. Nakangiti niyang sabi. Minsan lang siyang ngumiti at mas lalong nadipin na ang kanyang gwapong mukha ngayon. Siya ang nagpakain sa aking hanggang sa nabusog ako. Matulog ka na, Samantha. See you tomorrow. Good night. Hinalikan niya ako sa noo bago lumabas ng kwarto. Ano ang una kong pipigilan? Pag-iinit ng aking mukha? O ang nararamdaman ko para sa kanya? At dito muna po nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 16 ng kwentong The Billionaire's Proposal. Maraming salamat po!